napakagandang mood ni Mayor, ha? Oo naman, kasi maganda pa rin ang buhay niya. Makakagat ka rin tayo. Paano? Di para sa inyo. Pinaghirapan natin tapong taon. Salamat lang ho, Mayor. Hindi kayo mga santo, ha? Pare-pareho tayong mga magnanakaw dito. Kunin yan. Pinaghirapan natin tapong taon. Mayor, di po ba tayo pwedeng lumaban ng patas? Pare-pareho tayong mga magnanakaw dito. Kunin yan. Very good, Consejal. Aris! Mayor, may paglilingkod po ba ako sa inyo? Pinaidor mo ko. Akong nagpayaman sa'yo. Pwede itong daddy mo magnanakaw. Bawin mo nga yung sinabi mo. Magnanakaw ang daddy mo. Sabi niya, magnanakaw raw ang daddy ko. Totoo naman ang daddy mo magnanakaw. Oo nga, totoo. O, tingnan mo. Pare-pareho tayong mga magnanakaw dito. Ikaw. Mga mahal kong kababayan, kainang umaga, muntik na akong mabugbog. At pinagtangkang patayin ang ating mayor. Nakita nyo naman kung anong klaseng mayor tayo. Isang kriminal, magnanakaw, umuubos sa kabambayan ng bagong pag-asa. Pasok. Mayor, mayor. Ano naman masamang balita? Medyo masama po. Kailangan nyo pong makita. Diba, Santino? Mabait si Daddy. Di ba hindi siya totoo magnanakaw? Oo naman, Rico. Mabait si Tito Enrique. Di ba ang dami niya nang ginawa para patunayan yun? Santino, bakit siya mismo nagsabi magnanakaw siya? Rico, kung kausapin mo na kaya siya, baka hindi natin siya maintindihan. Baka iba yung ibig niya sabihin. Kuya Paco, di ba sabi niyo rin magnanakaw si Daddy? Tsaka Sweetik at Sakim? Siyempre noon yun. Tsaka hindi ka pa namin kaibigan noon. Tsaka hindi pa namin mo siya doon kilala si Mayor. Pero ngayon iba na. Habang kaming mga konsehal ay kailangan magpikit mata, mag-ilahok, mag-isama, pakipagparte sa pagnanakaw dahil tinatakot siya kami. Pero ngayon, hindi na ako takot. Kailangan ko na magsalita! Yan! Kung ikaw, may problema ka sa akin, magsampa ka ng formal na kaso korte. Ha? Ngayon manahimik ka dahil libel ang ginagawa mo. Kung hindi, mapapilitan akong paresto ka. Ikaw, Mayor Enrique Rodrigo, I accuse you sa pagnanakaw sa taong bayan, sa pananakot sa konsehong bayan, at paninira ng integridad sa aming lahat dahil sa iyong kasakiman. Dahil isa kang magnanakaw! Pag-usapan natin to! Hindi pwedeng ginagawa mo eh! Isa kang magnanakaw! Mag-usap tayo, halika! Hindi ka! Mag-usap tayo! Huwag mo kumangan! Huwag mo ako sasaktan! Ayaw sa inyo! Ito ba yung sinasabi ko? Ayaw sa inyo! Nasaan ang freedom of speech? Ha? Nasaan? Sandali lang! Magsasalita ako! Nakita nyo! O anong mayor pair tayo? Nakita nyo, di ba? Mayor! Isa kang magnanakaw! Magnanakaw ka! Ito! Get up.
nangyari kay Mayor. Si Concejal Arnaiz, nagsalita rin siya sa publiko laban sa kanya. At idinidiin nga nila si Mayor. Si Mayor daw ang puno ng corruption doon sa munisipyo. Kaya nga daw nadadamay silang lahat. Alam nyo, kawawa naman si Mayor. Dinidiin siya mismo ng mga kasama niyang magnakaw ng kabanambayan. Ano ba, Mami, ha? Ano bang tawag dyan? Kung ano? Blunder! Totoo yan. Tsak na matitigok si Mayor kapag napatunayan niya sa korte. Teka. Ano? Anong inunguy-unguy-unguy dyan? Kasi kawawa naman si Mayor, eh. Crush ko pa man din siya. Crush mo? Ano si Mayor, Pinsa? Din or Tick? Itong mga to? Ako rin. Paano na pag namatay si Mayor? Paano na yung mga pangarap namin na balang araw magiging kami? Nako! Ako nga, ayaw ko lang ligawan ako ni Mayor. Iwala lang ko ni asawa mo. Hindi lang to mga chismosa, mga ilusyonada! Alam mo, Mami, gawin mo. Ayusin mo yan. Teka muna. Ano, so feeling nyo? Ito na kaya kayo nag-iiyak dahil mamamatay na si Mayor. Feeling nyo? Oh, sige. Gusto nyo? Pwede naman kayong mauna na sa kanya. Tapos, pag natigok na si Mayor, kayo na lang mag-welcome sa kanya. Kasi una na kayo natigok. Ay! Sweetheart! Subukan mo lang! Sweetheart! Hindi ko lang kung paano ko lulusot ang tumisang ito. Sira na ako sa bagong pag-asa. Ang lapit na eleksyon! Babe, di ba lagi mo namang naaayos? Tulad noon, di ba? Kaya-kaya mo yan, babe. Eh, para naman kasi, no? Huli-huli naman kasi sa camera yung mga sinabi mo. Kaya ayan, tuloy. Babe, ang ibig kong sabihin kasi, lagi mong nalulusutan lahat ng problema. Isipin mo na lang, di ba? Kung ano na lang yung ginagawa mo noon, edi yun na lang ang gawin mo ngayon. Alam ba kung bakit ako nakalusot mga problema ko noong araw? Paano? Kasi mali ang nag-aayos. Mama, pasensya ka na ngayon lang kulit nakadalaw, ha? Naintindihan ko, anak. Alam ko naman, marami kang ginagawa ngayon. Pero alam mo, ngayon nandito ka, masaya ako. Na-miss kita. Ako rin, Mama, na-miss din kita. Si Malena, kumusta siya? Okay naman siya, Mama. Nakakabawi na. Hindi na ako saman siya nakatira ngayon eh, kasi hindi ko na siya kailangan bantayan. Si Stella, may balita na ba? Naghahanap pa rin po si Mario. Mama, hindi siya tumitigil sa paghahanap sa kanya. Buti naman kung ganun. Sana mahanap na nga po ko. Good evening, babe! Hindi na kita ginisin nga kasi parang hiling-hiling ng tulong niya. Ano oras ba? Alas 7. Ha? No, kailangan kang umuwi. Hihintay mga bata sa bahay. Hindi mo ako ginisin ko talaga. Babe, kung hihingin mo yung tulong ni Malena, okay lang ha. Hindi ako magagalit. Tigilan mo ako. Sinabi ko sa'yo hindi ako hihingi ng tulong sa babaeng yun. Pwede nga. Kung humingi man ako ng tulong sa kanya, eh ano makarapat ang magalit? Oo nga naman. Te, ano, wala yun, babe. Sige. Siyempre, inaalala ko lang naman, diba, baka sakaling iniisip mo lang naman yung nararamdaman ko. Siyempre, hindi. Huwag mga kantwala. Maliligo muna ako bago. Sige. Concejal Arnaiz,
Ang lakas ng loob mong kalabanan si Mayora. Oo nga. Hanga nga ako sa'yo. Kailangan may manindigan laban sa taong yan para tayong pumalit. Diba? Sabi ko na nga ba eh. May balak ang tumakbo. Sinasabi ko naman sa inyong tulungan niyo ako. Kausapin niyo yung mga kakampi niyong barangay captain. Sa Bernes, mag-organisa tayo ng rally. Patalsikin si Mayor Enrique sa pwesto. Huwag kang mag-alala. Marami-rami na rin ang kinausap ko. Ako rin. Magaling. Ano nangyari dyan? Santino, ano nangyari? Mayor, may pag-away po si Rico. Away ka? Daddy, kasi tinutukso nila ako eh. Ano? Magnanakaw ka raw, Daddy. Pinakita pa nga nila yung video sa cellphone eh. Di ba hindi totoo yun? Hindi magnanakaw ang daddy mo. Hindi totoo yan. Daddy, bakit mo yung sinabi sa konsyal? Sabi mo pa nga, pare-pareho kayo magnanakaw. Anak, nagtulungan nila ako. Ginalit nila si Daddy para kung ano-ano sabihin ko. Pagkatapos, binidyo nila ako. Hindi yan totoo. Huwag kong maniwala, okay? Ikaw, Santino. Naniniwala ka ba sa akin? Tingin ko po, Tito Enrique. Gusto niya na pong magbago. Tingin ko po, mabuti po kayong tao. Kuya, maganda yung naisip ng kabit mo. Siguro nga, dapat humingi ka ng tulong kay Malena. Ano ba yung pinagsasabihin mo, Robert? Hindi ako hihingi ng tulong sa babaeng yun. Kuya, di ba ikaw na mismo nagsabi sa akin na si Malena lagi lumulutas ng mga problema mo? Hindi ka na pwede magmatigas ngayon, Kuya. Kailangan mo ng tulong. Hindi ako hihingi ng tulong kay Malena. Siya nga pala, sa Biyernes na mag-oorganisa ng rally yung mga kalaban mo. Gusto ka nilang patalsikin sa pwesto. Kuya, inaamin ko na wala akong kapasidad para tulungan sa sitwasyon mo. Oo, magaling ako gumawa ng gulo. Pero yung mag-aayos ako ng gulong tulad nito, Kuya, wala akong alam dyan. Sige na, humingi ka ng tulong kay Malena. Hindi mo naiintindihan. Malaki ang kapalit kapag humingi ako ng tulong kay Malena. Tulad ng ano, Kuya? Babawiin niya ulit si Rico? Kuya, kung ayaw naman ng bata, hindi naman siya mapipilit eh. Kuya, hindi na problema yun dahil pwede mo naman siyang hiwalayin ulit. Kuya, o baka naman si Santino'ng dahilan kung bakit ayaw mo siyang i-give up. Dahil panigurado ako, yun ang hihilingin niya. Na alisin mo si Santino sa poder mo. Hindi ako hihingi ng tulong kay Malena. Hinding-hindi. Hindi mo. Hindi. Santino, isip ka pa? Oo, Rico. Santino, tingin ng mga tao, salbay si Daddy. Di ba hindi totoo yun? Oo, Rico. Hindi totoo salbay ang Daddy mo. Nararamdaman ko yun. Santino, anong gagawin natin? Baka mapahabang si Daddy, kawawa naman siya. Rico, pagdasal na lang natin si Tito Enrique. Bro, malaki po yung problema ni Tito Enrique. Huwag niyo po siyang pababayaan. Madami na po siyang ginawa para itawid yung mga pagkakamali niya. Mabait po sa bro. Huwag niyo po siyang pababayaan. Malapit na, Enrique. Hawak na uli kita sa mga kamay ko. Konti na lang.
Mataas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka. Mayor, alam niyo po, pinapagtanggol ko kayo sa lahat. Sabi ko, mabait kayo. Naniniwala po ako sa inyo, Mayor. Siguro po minsan, nakakalimutan niyo lang. Sa aking araw, Daddy, di ba hindi po totoo yun? Tingin ko po, Tito Enrique. Gusto niyo na po magbago. Nagsampa na ang abogado ko ng kaso laban kay Mayor Enrique for physical injury at grave threat. Padami na ng padami ang problema niya. Konti na lang mga kasama, babagsak na ang Enrique niya. Lalong-lalo na pagkatapos ng rally sa Friday. Handa na ang kaalyado kong kapitan. Ati na ang wawa, ang talim, pati na rin ang limbon-limbon. Good. Pati na tatala. Hugo at Barrio Kalinawan. Makukuha natin siya. Ang galing mo kasi, Consiel, ang nais eh. Ang tagal natin tiniis ang Enrique niyan. Eh, bakit kasi walang nakaisip sa atin ito noon pa eh? Wala kasi kayong mga pangarap eh. Ako meron. Oh, wala pa si Mayor. Baka nagtatago. Okay lang, kahit huwag na siyang dumating. Iman niya na sa atin ang munisipyo. Good morning, Daddy. Good morning po, Tito Enrique. Good morning. Sige. Kumain muna kayo. Daddy, hindi ka ba sasabay sa amin? Hindi siguro muna ngayon, anak. Sama parang nung ni Daddy. Si Joy kakaalis lang. Sayang yun, hindi kayo nag-abot. Kamusta lakad mo? Yung pinunta ko sa Pampanga kagabi, yun ay yung huling lead ko sa mga sindikato. Pero wala pa rin. Sel, hindi ko na alam mong susunod kong gagawin. Hindi ko na alam kung saan ako maghahanap. Hirap tanggapin. Hirap tanggapin. Patay na nga ba si Stella? Patay na nga ang aking anak. Pa-away na naman to. Hindi po, Mayor. Sorry po. Tito Enrique, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo papabayaan, bro. Sige. Sige na, baka maliit pa kayo. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Bye po. Bye. Oh, ingat ha. Ingat lang. Santino? Kasal mo ako ha? Opo. Sige po. Sa Vieres po, huwag niyong kalilimutan. Magkakaroon tayo ng isang marcha ng pagbabago. Patatalsikin natin si Mayor Enrique. Huwag niyong kalilimutan. Sige, Nay. Nay ka dyan. Ano na ba talaga itong nangyayari na to? Talaga bang patatalsikin na talaga rin si Mayor? Oo nga. At saka, meron na ngang kaso na nakapile kay Mayor dahil dun sa pagbabanta at pananakit niya kay Consejal Arnaiz. Wawa naman si Mayor. Ang pogi pa naman. Ma,
Mami! Ano ba ang kabulok ito? Patay na! Patay na! Patay na! Huwali ka na! Buti ka! At least yung lalamunan ko, napahinga ng bongga. Pwede ka muna, sweetheart. Totoo kaya yun? Baka mapatalsik nga si Mayor. Aba, eh kung susuportahan nga ng taong bayan dito sa bagong pag-asa yan si Consel Arnaiz, baka nga. Sweetheart, parang nakikita ko na si Kumaring Malena. Tuwang-tuwa yun ngayon. Para siya nakaganti na kay Mayor. Pepe, lahat po ng leads ko, ubus na. Hindi ko pa rin matunto ng mga kidnappers, pati si Stella. Ginawa ko na din lahat ang magagawa ko, Mario. Pero I'm sorry. Hindi ko isasara ang kaso. Pero kailangan ko ang resources ng pulisya dito sa atin. Kaya i-re-recall ko muna ang lahat ng mga tauhan natin na naka-assign sa paghahanap kay Stella. Unless meron tayong strong na lead. Pasensya naman. Mayor? Mayor, may yes. Bisita po kayo. Sino? Ito po. Nice house. Wala akong masabi. Talagang independent ka na at kaya mo na without me. Ang ginagawa mo dito? Binibisita ka. Ano kailangan mo? Wala. Yun lang nga. Naririnig ko yung mga usapin sa bayan at napanood ko yung video. At sa tingin ko mukhang ikaw may kailangan sa akin at hindi ako. Enrique, wala akong kailangan sa'yo. Wala rin akong hinihiling. In fact, to be really honest with you, tingin ko sa'yo, napakahayop mo pa rin. But you know what? Mahal pa rin kita. Kaya kahit na gaano katindi ang galit ko rito, hindi ko kayang makita kang bumabagsak. I want to help you, Enrique. Ang kailangan ko lang ay yung pahintulutan mo kung tulungan ka. So, gusto mo bang tulungan kita o hindi? Santino, kawawa naman si Daddy. Marami siyang kaaway ngayon. Maraming galit sa kanya. Ikaw, huwag kang mag-aalala. Sigurado ako hindi siya papabayaan ni bro. Oo nga, Rico. Oo, mga bata! Sabihin nyo sa magulang nyo, sumama sa marcha ng pagbabago. Sa Bieres na yon. Patatalisikin natin si Mayor Enrique. Ha? Huwag niyong kalilimutan. Sabihin nyo, ha? Salbahe kayo! Bakit nyo inaawi ang daddy ko? Mabait siya! Wala na yung daddy mo. Pabagsak na yon. Hoy! Huwag mong kinakausap yung alaga ko ng ganyan, ha? Baka samain ka sa akin, ha? Nagsama ka pa ng yaya. Bakit? Nakasa ka? Ha? Ah, ganun, ha? Oo, bakit? Ha? Ano? Ano kayo? School po ito! Hindi po pwede yan! Oo naman, Kuya Epe, huwag mong gawin yan. Lalo lang yung makakasama sa issue tungkol kay Mayor. Ako, patay na naman ako kay Mayor nito. Assuming na papayag ako sa proposal mo, ano gagawin mo? I've done my research, honey. Alam ko kung sinong gumagawa nito sa'yo. It's a counselor named Arnaiz, right? Don't worry, baby. I'll take care of him. I'll deal with him. Okay? Paano? Enrique, marami pa akong tricks na hindi ko pa tinuturo sa'yo. Na hindi ko balak ituro sa'yo. Dahil baka gamitin mo sa akin. I hope you understand. So, papayag ka bang tulungan kita? O hindi?
no strings attached. Kahit na si Rico o Santino, hindi mo hihingin sa akin. Enrique, sincerely no strings attached. Gusto lang talagang kitang tulungan. I care for you. Let me help you. Robert, may baril ka ba? May makukuhanan po ako, pero bakit po? Kailangan ko ng bodyguard. May kakausapin lang ako. Ilan po? Isa lang. In that case, ma'am, hindi na po natin kailangan ng baril. I know kung fu. I like you, Robert. Thank you, ma'am. Let's go. Malapit ang matupad ang gusto niyo, ma'am. Malapit ang bumagsak si Enrique. Magaling. Ngayon, bawiin mo. Ano? Bawiin mo. Sabihin mo na kasinungalingan lang ang lahat ng sinabi mo. At minanipulate mo yung lahat dahil lang gusto mong mapasama si Enrique. Hindi ko kayo maintindihan, ma'am. Ito ang bayad mo sa serbisyo mo. Open it. Okay, ngayon, ang kailangan ko sa'yo, konsehal, bawiin mo lahat ng akusasyon mo kay Enrique. Bawiin ko? Ano ka ba nababaliw? Ako masisira eh. Malaking pangarap ko sa politika. The envelope, please. Mamili ka. Anong pangarap ang gusto mong masira? Ang pangarap mo sa politika? O ang pangarap mo forever buo ang pamilya mo? I'm sorry, Konsehal. Doon ka nagkamali eh. Menor de edad ang pinili mo. Ngayon, kung hindi mo susundin ang gusto ko, Konsehal, malalaman niya ng asawa mo. And eventually, kakalat sa buong bayan ng bagong pag-asa. Pwes, masisira din ang pangarap mo sa politika, hindi ba? Besides, malaki naman yung perang kinita mo, ha? Nasilip mo ba? Katulad ka rin ng asawa mo. Hayop! Pero wala makakaalam nun. Ikaw lang. Dahil hindi ka magsasalita. Not even to Enrique. Nagkakaintindihan ba tayo? Tulad ng sinabi mo, hayop ako, di ba? Wes, huwag mong subukan ang kahayopan ko. Anong ginawa niyo? Sinabi mo. Tawarin mo kami. Ikaw! Hindi po, Mayor. Hindi po, Mayor. Sino dalawa lang po? Kamusta ka naman sa bahay ni Mayor? Masaya nga po ko dun. Pero sana, huwag kami kakalimutan dito, ha? Lalo pong dumadami yung tatay ko, pero hindi ko pa rin nakikita yung totoo kong tatay. Mario, saan ka pupunta? Babalik ako sa beach house. Baka sakaling may hindi ako nakita doon. Tito Mario, sasama ako sa inyo. Hello? Stella, anak!